Mapapa-exercise na naman tayo kapag ganito ang ating niluluto. Tara, simulan na natin. Mag-slice muna tayo ng onion. Meron tayong garlic at saka tomato. I-set aside muna natin after natin ma-slice. Kagamit tayo dito ng pork. Any kind of meat ay pwedeng gamitin. But dito kagamit tayo ng pork fat at saka pork meat. I-marinate natin ito for around 30 minutes. I-set aside muna natin. I-prepare na natin ang iba pang mga ingredients. So, meron tayo ditong cabbage. Pagkuha lang tayo dito ng mga limang dahon. I-wash natin na maigi. At sa paghugas ng cabbage, pwede nyo itong isok sa water with salt at saka baking soda. Pero sa akin, okay na itong hinuhugasan natin sa water. Ayan, malinis na. I-chop na natin. Chop natin ang cabbage into thin slices. At dahan-dahan lang sa pag-chop. Baka masugatan ng kamay natin. So, gagamit tayo dito 3 pieces of bagyo beans. At remove lang natin ang hard string sa gilid kasi hindi ito masarap kainin. At i-chop natin kasing laki sa cabbage. Now, i-ready na natin ang ating lulutuan. Sa ating frying pan, ilagay natin ang pork fat na marinate natin for 30 minutes. At lulutuin natin until na ma-extract natin yung oil. I-cover lang natin. And after a few minutes, naglalangis na siya. Add a few more minutes of cooking until na maging brown ang ating pork fat. At ito na, na-extract na natin ang oil ng ating pork fat. I-add na natin ang onion. At isunod na natin ang ating garlic. Isutay lang natin until na maging transparent ang onion at saka ang garlic. At nag-add tayo ng pepper. At isunod na din natin ang ating tomato. Igisa lang natin ng bahagya. At i-add na natin ang ating pork meat. At nag-start na siyang bumango kasi nag-add tayo ng pepper. Ang sarap talaga pag i-add natin ang pepper habang nagigisa tayo ng mga spices kasi nag-infuse yung flavor nila. Nag-add tayo ng soy sauce. Itansya nyo lang kung gaano kadami ang soy sauce na gusto nyong ilagay. Cover lang natin until na maluto ang pork meat. And after a few minutes of cooking, i-add na natin ang cabbage at saka ang bagyo beans. Sautay lang natin ng konti until na maluto ang ating cabbage at saka bagyo beans. At i-mix natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Ayan ang bango na ng ating niluluto. Napakasarap at napakarinamnam nito. At mag-add tayo ng water if necessary. Dito mag-add tayo ng pampalasa. At gumamit tayo ng Mamacita's Oyster Sauce. Ang oyster sauce is nagpadagdag din namnam sa ating niluluto. Itansya nyo lang kung gaano kadami and adjust the taste according to your own preferences. I-cover lang natin until na maluto ang ating cabbage at saka ang ating bagyo beans. Nag-add tayo ng fish sauce kasi hindi na tayo magdagdag pa ng salt. At ito ready na, hindi natin i-overcook ating gulay kasi mawala ng sustansya pag overcook ang gulay. Ito na ready na, i-ready na natin ng ating kanin. Napakasarap ng ulam natin mga mommies at sigurong mapapa-extra rice tayo dito. Tara, tikman na natin. Balansing-balansing talagang ulam natin ngayon kasi hindi puro karni lang, nag-add tayo ng gulay. Ayan na. Meron tayo ditong 1 cup of rice. Tikman natin. Siyempre, masarap to sa mainit na kanin. Ayan na, kumuha na tayo ng ating ulam. At ito pa ang nagpapasarap ng ating kain, mag-add tayo ng sauce at saka ang ating ulam. Napakasarap at napakalinamnam talaga ng ating niluluto mga mommies. Nagko-complement talaga ang mga ingredients na nilagay natin. May konting asin, tamis at alat. At pinapasarap pa sa oyster sauce na nilagay natin. So yan lang po mga mommies, hoping yung subukan. Thank you so much for watching. Enjoy cooking and eating. God bless you all and stay safe everyone. Bye!